How to create smoke effect using PixArt. So ang una natin gagawin, open lang natin yung free app natin na PixArt. Tapos nyan, pipili lang tayo ng photo na gusto natin i-edit. On this case, puputulin natin siya, gagawa tayo ng sticker. At ilalagay natin siya sa white background mamaya. Ayan. Tapos nyan, kung may mga na-miss kayong areas, ibabrush lang natin siya. Kung may sobra naman, buburahin lang natin. Ayusin lang natin yung image. Ayan, so ang gagawin ko, hindi ko na siya isi-save. Ibaba ko lang, tapos i-discard ko na lang siya. Mapupunta naman siya doon sa taas mamaya. So, pipili ako ng white background. Tapos, ipipaste ko lang yung image na ginawa natin kanina. Ayan, tapos i-scale up ko yung image. Nalagay ko siya sa may bandang baba. Tapos, kung may mga nakalimutan kayong areas, na hindi tinamaan sa pag-i-edit nyo kanina, so, gagamitan ko lang siya ng eraser. Buburahin ko lang. Ayan. Pero since gagamit tayo ng smoke effect, ang gagawin ko, sasadyain kong burahin siya kung saan ko lalagay yung smoke para kunyari may illusion siya na faded siya. So, binabaan ko lang yung size niya tapos yung opacity tsaka yung hardness para meron siyang brush effect. Tapos, pupunta tayo sa, sa tools na draw. Tapos, doon natin siya ayusin. Ayan, as you can see, meron ditong layer option sa gilid. Tapos, ang gagawin natin mamaya, pipili tayo ng sticker. Meron naman Unsplash yung, may sarili naman database ng PixArt. So, pili lang tayo ng sticker. Type lang natin kung anong gustong sticker na ilagay natin. So, ilalagay ko black smoke. Tapos mamimili lang ako kung anong gagamitin ko dyan. Ayan, so tapos nyan, I will just repeat the process. So pipili lang ulit ako ng sticker, smoke, pwedeng iba, pwedeng yan din. So i-adjust lang natin siya. Pwede mo siyang scale up, tapos baguhin mo lang yung angle para mas maganda yung itsura. Ayan. So guys, nga pala kung hindi pa kayo nag-subscribe, please subscribe and please comment. Tsaka kung i-press nyo rin yung notification bell para updated kayo kung may mga bago tayong videos at bagong tricks about editing. Actually, napakadaming pwedeng gawin sa PixArt. Depende na lang yan sa creativity natin. So, ang kagandahan sa PixArt kasi, ang dami niyang features, sobra. So, ang dami natin pwedeng gawin. Although may mga features siya na makagamit mo lang kung may internet ka, pero kahit wala kang internet connections, marami pa rin siyang pwedeng gawin. Habo ko doon, meron din siyang premium version para ma-access natin lahat ng features niya. So, pwede nyo natin gamitin yun. Okay, so kung okay na yan, ang gagawin natin dito sa may lower right, meron ditong layer. So, pipindutin lang natin. Tapos, mag-aadagdag tayo ng isa pang layer. Okay, doon sa second layer, doon sa may smoke, pipili lang natin yung blending options, tapos pipili natin yung source. Tapos, i-merge natin yung picture. Tapos, yung empty layer, i-drag down ko lang sa ilalim. Tapos nyan, ang gagawin ko, pupunta ako dito sa brush. At ayusin ko yung opacity niya.
Tapos pipiliin ko yung kulay gamit itong option na to. Tapos yun yung ibabrush ko sa smoke. Para magkaroon siya ng illusion na para siya nagdi-dissolve. So kung nandun na kasi may part ng balat, so pipiliin nyo lang yung color niya, tapos pipiliin nyo lang yung kulay ng balat, tapos ngayon yung i-apply nyo sa smoke part niya. Same here, ganoon din gagawin natin dun sa bandang buhok niya. Ayan, so ititweak lang natin ng konti yung image para mas maganda siya tignan. So aisin lang natin yung detail. Ayan, tapos check lang natin. So ngayon, ang gagawin ko, lalagyan ko lang siya ng effects. Tapos may mili lang tayo. Ayan, so guys, pili lang kayo ng effects na gusto nyo dyan. Maraming filter ang PixArt. So, pwede kayo mag-experiment kung anong mas gusto nyo doon sa image niya. And that's it. We're done. Smoke effect using PixArt. Thank you for watching.